kaasan, kalusan luwa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, tunganak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw ngalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklo sa kanang Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po pong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nangingilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod, na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayon, ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hinihiling ninyo'y palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang pinagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusan nagpagaling sa kanya tulad ng iyong nakikita. At ngayon mga kapatid, patid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos na sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon sa pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na hinirang niya para sa inyo. Siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon na magpababago sa lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una.
Sinabi ni Moises, ang Panginoon inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay hihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagbahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at sa lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno na kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Mangningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Ulitin po natin. Mangningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang taong upang siya iyong alalahanin? At ano nga siya na sukal mong kalingain? Tugon? Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Tugon? Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong na sa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Tugon? Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan, ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo
noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa lahat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, para sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kung babalikan lang natin ng konti kung ano nangyari, si Jesus ay dumanas ng napakatinding pagsubok, napakatinding karanasan. Mula pa doon sa hardin ng Getsemane, inuli, tapos ikinulong ng wala pang hatol, wala pang abla, ikinulong na, pinagpapaluna, pinutungan ng koronang tinig, dinuraan, tinuya, iniwan ng mga kaibigan, itinatwa, ipinagkanulo, ipinapasan yung napakabigat na krus, at doon din siya mismo ipinako. At doon habang siya'y nakapako, nakita rin niya ang kanyang ina na labis na naghihirap din sa kanyang katayuan at namatay. Meron bang nakaranas sa atin ng katulad ng ganon? I'm sure wala. Kasi hindi natin kakayanin. Baka doon pa lang sa scourging at the pillar, wala na tayo. Pero ano ang pinakamasakit at pinakamahirap na naranasan mo? Pag sinabi kong naranasan mo, ibig sabihin na pagdaanan mo na. Kahit gaano kahirap, ibig sabihin nalampasan mo. Buhay ka pa ngayon eh. Kasi kung napakahirap noon, napakasakit nung naramdaman mo noon, buhay ka pa ngayon eh. Ano bang ibig kong ipunto dito? Kung muli kang nabuhay, sabihin na natin, no? Kasi yung term, no? Ang muling pagkabuhay. Kasi nabuhay, namatay, at nabuhay uli. So muling nabuhay. Matapos ang lahat ng naranasan. Pero naririto ngayon si Jesus, ano ang sinabi niya nang magpakita siya sa kanyang mga alagad? Narinig ba natin na sinabi niyang, mga walang iya kayo? Kinaibigan ko kayo? Tinulungan ko kayo? Tinanggap ko kayo? Wala eh. Ang sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kasi anong point ng pag sinabi kasi sumainyo ang kapayapaan, sinasabihin sa salita natin, no, peace be with you. Peace na tayo. Bati na tayo. Yung taong sinaktan, yung taong nasaktan, yung taong iniwan, yung taong pinatay, siya din ang may kapangyarihang magpatawad. Sabihin niyo unfair? Sabihin natin unfair? Bakit ako ang lalapit? Bakit ako? Eh ako nga yung sinaktan. Bakit ako ang lalapit sa kanila? Kasi ang pagpapatawad,
ay pagpapalaya sa ating mga sarili. Eh, ilang taon na, di ba? Ilang taon nang lumipas hanggang ngayon, nandoon pa rin. At ano ang nilalaman ng puso? Pag nagkita tayo, no? Paghihiganti. Eh, minsan yung mga pinapanood natin mga teleserye, hindi matapos-tapos kasi hindi tinatapos ng nasaktan. Paulit-ulit na cycle ng pagpapahirap, paghihiganti. Yan ang sinasabi ng mundo. Pero dito, tinapos ni Jesus. Kasi naiintindihan at ipinaunawa na lahat ay bahagi na dapat na maranasan ni Jesus. Baka lahat ng nangyari sa atin, talagang kailangan natin maranasan, hindi para pahirapan lang tayo, kundi para ituro sa atin ang may pinakamahalagang aral na dapat nating matutunan. Hindi ko alam kung ano yun sa inyo. Pero sana sa puntong ito ng ating buhay, alam mo na. Sana malaman mo na kung ano ang dahilan, kung bakit ka nasaktan, kung bakit ka nahirapan, kung bakit ka iniwan. At this point, no? Kasi anong point na mabuhay ka na dala-dala mo ang paghihiganti, dala-dala mo ang galit? Anong point para mabuhay ulit? Eh, sana man, namatay na tayo. Pero ito ay muling pagkakataon. Huwag nating sayangin na hagilapin pa natin kung sino ang nagpahirap sa iyo. Huwag mo nang hagilapin, sayang ang muling pagkabuhay. Sayang ang buhay. Na dapat ini-enjoy mo kung ano man, no? Kung ano man ang pagpapahirap na ginawa o ipinadanas sa iyo. Ito ang diwa ng isa, no? Marahil sa mga diwa ng Pasko na muling pagkabuhay na dapat natin matutunan. Pagpapatawad. Amen? Inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama ni Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoon muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungan, panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoon, muling nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay ni sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa, naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon.
Amen. Magsiyo po pong lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mapinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay na sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa gapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Lab tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakaraan. Kasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang. Sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Reyna ng langit, magsaya, aleluya. Anak mong dinala sa tuwa, aleluya. Ay napuhay na maguli, aleluya. Ipanalangin mo kami sama, aleluya. Reyna ng langit, magsaya, aleluya. Anak mong dinala sa tuwa, aleluya. Ay napuhay na maguli, aleluya. Ipanalangin mo kami sama, aleluya.